Hey guys, good evening and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine and Alden Perrin ngayong gabi. But before that, nais kong pasalamat muli sa inyo walang sawa po support sa mga DD updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, last taping days na po ng kanyang shoots for their movies dito po sa Philippines. Kasi balibalita po na may issue shoot din daw po outside the Philippines International itong movie po ni Alden Richards. Kaya natin masasabi po natin, lahat po ng magaganap pa po kay Alden Richards, mga taping day po niya, ay ito na po yung pinaka last day dito po sa Manila. And then the same time guys, mamimiss daw po ng mga fans si Alden Richards. Di ko alam kung saan bansa po ito, pero ang balita ay sa Singapore. Pero at the same time, ganun pa man, meron din pong pumasok na balita po na makikita daw magkasama po si Maine and Alden sa birthday ni Bossing bukas. Pero definitely, hindi pa po sure yon na totally at all. Hindi pa naman talaga sigurado. Huwag na tayo muna mag-confirm ng balibalita po mismo na hindi pa po tayo sigurado. Kasi una sa lahat case, wala pa na rin po confirmation about po sa handler ni Alden, sa handler po ni Maine, kung mag-a-appear talaga sila sa Itbulaga tomorrow sa Bossing o sa birthday po ni Bossing. Pero the same time, ganun pa man, masahip po natin lahat po ng mangyayari tomorrow sa EB is kung manood man ng mga EDN at Aldo Bisho o mag-abang sila na mga pangyayari po tomorrow. Sabi ko nga sa inyo, huwag mo na kayong mag-expect kasi talagang hindi pa po sigurado kung makikita doon si Maine and Alden. Alam mo naman yung sitwasyon mismo, di ba? Kaya masipin natin, nakalib po talaga si Maine Mendoza ng for a longer time. Yan po yung isa sa mga sinasabi ko po sa inyo dito na huwag po kayong mag-expect ng 100%. At kung mag-appear man si Maine and Alden tomorrow, edi masaya. Pero kung hindi, edi turn off the televisions. Diba? Ganun lang kasimple guys. Kasi una sa lahat case, ayoko pa asahin mismo yung mga fans na nag-aabang mismo sa mga balita po patungkol po kay Maine and Alden. Lalo na po sa EV tomorrow dahil birthday lang naman po ni Bossing. Pero at the same time, ganun pa man, still, sabi ko nga sa inyo, huwag po tayo mag-expect ng sobra-sobra. Dahil wala pa pong prior po na update ang pamunuan ni Alden Richards, yung handler po niya at yung handler po ni Maine Mendoza. Para po sa schedule po nila tomorrow sa EB. Wala pong nilalabas, diba? And then the same time guys, so ngayon magbabasa po tayo ng mga komento po ng Tribulated AD at Tadab Nation at sisimulan po natin ngayon na. So let's watch this guys. Sabi po ni Anne, ganyan ang Broadway panahon ng Aldab at Caliserie, hanggang labas puno ang mga tao. Now di nyo na ma-achieve ang ganyan dahil sa mga kalokohan nyo. So definitely, pinapakita po natin dito yung picture po mismo ng picture po ng Broadway Centrum noon. Alam ko mas maganda talaga at mas laki sila pag nasa Broadway Centrum sila. Kasi talagang puntahan po ng tao po yun. Kasi pag Antipolo, napakalayo na diba guys sa Rizal. So malapit sila sa talagang ano na, makalayuan na eh, diba? Pero itong Broadway Centrum dati, napupuntahan talaga siya ng tao. At talagang puntahan po ng mga double cats at excursionista. At isa rin po sa tinitingnan dahilan, yung pagdipat po nila sa AFT, yung bakit minalas po sila doon ay dahil na rin po siguro sa pagpasok po ng sinasabi po ng Aldab Nation na Sarsuela. Yun daw po yung kalokohan pong ginawa po nila. Kaya po until now ay hindi daw po ma-achieve po yung kung ano po yung sitwasyon ng EB noon dyan sa Broadway Centrum na talagang hanggang baba kapag may event or meron pong mga sa Caliserie, and then the same time may pa-event po sa Broadway na nandun si Maine and Alden, puno po mismo yung Broadway Centrum hanggang labas po ng hagdanan. At nakikita nyo naman yung picture po dyan, yan po yung isa sa mga hindi na mababalikan na pangyayari or hindi na ma-achieve muli dahil una sa lahat guys, parang nabuwag na rin po at marami na rin tumiwalag po sa mga ADN, pero marami pa rin po ang nananatili po mismo na sumusuporta po dun sa dalawa. Kaya masay po natin lahat po ng pangyayari po na yon ay milestone para po sa lahat po ng ADN at Aldab Nation. And then the same time guys, sabi naman po ni Baby Kangaroo, phenomenal na nga ang kapartner, binigyan pa ng mga starlet, puro paplap ang teleserya, faded ang movie, galing na kay Velo, pinatos pa si Glenda Pulupot, maayos ang image pero show puro nakahubad na lalaki at pinartner na user na yun na. So masay po natin guys,
ang lala po ng talagang sitwasyon ngayon at pinaglalaban mismo ng ADN. Kaya masasabi po natin yung mga salita po nila kakaiba na po mismo. So sa mga makakabasa din po nito, sobrang hindi nakaaya-aya minsan yung pagiging isa sa mga fanatic po nila. Kasi yung nasulat guys, nakakasabi na rin po sila ng hindi maganda sa ibang tao. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga sa atin, is mas piliin pa rin po natin maging mabuting tao. At also, huwag tayong magsalita po ng mga bad words or masasakit na salita sa kapwa po natin. Dahil unusulat guys, lahat po ng mga pangyayari po ngayon ay may dahilan, at lahat po ng mga pangyayari po na nakita at sitwasyon ni Mindanao din ngayon ay talaga masasabi po natin may dahilan po yung bawat pangyayari po na to, at sila lang po talaga yung makakalutas po niyan, wala ng iba. And then the same thing. Sabi po ni Apay Sinag, nagkatotoo ng mga tweets dati ni Min, kinakarma ng mga tao sa paligid nila, mga taong sumali sa Sarsuela. So yun po talaga isa sa mga tindig po ng mga ADN. At the same time guys, yung mga nangyayari daw po ngayon na sitwasyon po is talaga parang joke na rin po daw ng karma sa iba pong mga kinakalaban daw po sa ADN. Kaya masasabi po natin, lahat po ng mga tweets ni May noon, way back hindi pa siya artista, binalikan po ng ADN po yon para po makita yung ibang pang tweets na talagang alam naman natin si Min Mendoza yung Nostradamus yata ng Philippines. Kaya lahat po ng pinopost niya minsan nagkakatotoo talaga. At yun daw po yung isa sa mga tweets po niya na nagkatotoo ngayon dahil po sa sitwasyon po na nangyayari po sa EV. And then the same time guys, sabi naman po ni Mila Kambal 23, True-Blooded ADN Spot on Sis, I have never heard anything as propestinous as this, especially coming from an lawmaker highs. So definitely yan po yung isa sa mga reactions po ng mga Aldo Vision at Aldo fans sa mga pinanalabas po mismo ng mga interview. And then the same time guys, sa reactions po nila sa mga nilabas po ng pamunuan po ng EB. And then the same time, lahat po ng mga pangyayari po na yan nakatatak po sa isip at puso po nila ngayon. And then the same time, so thank you guys panonood and see you for my next video. At kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ko na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye bye guys.